another ARC vlog. So for today's video, it's about rendering materials for freshman ARCI and yung mga ginamit din naming materials sa monochromatic drawing. So first is color pencil. Yun yung unang pinabili sa amin, and watercolor. So sa color pencil, hindi ko alam kung bakit watercolor pencil yung binili ko. Ayan, Faber-Castell watercolor pencil. Nabili ko siya for 820 sa Jollies. Pero kung bibili kayo, siguro yung classic na lang yung bilhin nyo na Faber-Castell. Or kung may pera kayo, Prismacolor, ayun, sobrang the best nung Prismacolor, pero sobrang mahal din niya. Pero kasi yung isang isang black sa amin, ni-required sila na Prismacolor yung bilhin. So, wala silang choice, kaya Prismacolor yung binili nila. Pero if hindi naman kayo ni-required, okay na yung Faber-Castell. Ayan. Nagagamit ko lang to for for mga small details sa rendering. Small details like yung mga kama, sofa, ganyan. And, ayun, sa monochromatic, ayan, plate using color pencil. For example, complementary colors lang yung gagamitin nyo. Or analogous, or ganun. So, ayan. Next is watercolor. Ayan. Ito yung dati kong watercolor. Sobrang... Ito, first year to second year. Ito yung gamit ko. Tapos si Bibi nang gumagamit ngayon. Binigay ko na sa kanya. Ayan. Ayan. Dinut-dut niya na sobra dito. Ayan. No need na. Halimbawa, naubusan kayo ng isang kulay. Hindi nyo na kailangan bumili ng mismo ganito. Ayan na pala. 16 colors yung normal yung binibili namin. It's either yung prang. It's either 8 colors or 16 colors. Yung 6 colors, around 300. Tapos yung 16... Yung 8 colors, around 300. And yung 16 colors, nasa 500 plus. Pag naubos yung isang kulay, for example, black or white or green, ayan, pwede kayong bumili ng refill. May mabibili kayong refill sa Jollies or sa Joyce, sa Jomars, ayan, kung saan man. Around 45 pesos yung isang kulay ng refill. Baby, wag ka dyan. Yung lighting ko. And I suggest na bumili kayo ng mixing palette. Mixing palette para hindi magdugyot yung dito nyo. Ayan, kasi kapag makapal, kapag sobrang pigmented, minsan hindi na natatanggal yung kulay. Nagkakaroon ng stain, lalo yung black, ayan, para doon na lang kayo mag-mix-mix ng mga shades, kung dadagdagan nyo ng black or maghahalo kayo ng iba't ibang kulay. Ayan. Tapos ito, ayan, sa Shopee ko to binili, 600. Ayan, ito yung bago, ayan. Binigay ko na kasi kay Bibi yung isa, so ayan. May kasama to isang libreng brush din. Dalawang brush pala yung kasama nito kasi 600 pesos to. Ang maganda dito, sobrang pigmented niya. So, hindi nyo kailangan dot-dotin ng sobra-sobra yung kulay kasi sobrang matingkad na yung kulay niya. So, ang kailangan nyo is damihan nyo yung water. And yung isa din sikat na brand is Koi. Yung Koi, Sakura Koi watercolor. Mas mild siya compared sa prang. Yun yung ginagamit ng iba kong kaklase. 12 colors, nasa around 700 na siya. Tapos yung 24 colors, nasa 1,200. Pero refillable din siya. May mabibili kayong refill, pero mas mahal nga lang rin compared sa prang. Ayun, so yung syempre, yung paggagamitan yung papel, watercolor. It's either watercolor paper or Bristol. Maganda rin gamitin yung watercolor sa Bristol board. And then of course, your brush. Yan. Kakabili ko lang nito sa Shopee din. Ayan, 100 pesos. Ito na. Ayan, ganito na kadami, 100 pesos. So, round brush, and then, sabi dito bright brush. Hindi ko alam pinagkaiba ng bright brush at flat brush. Parang magka-press lang sila. Ayan. Lalagay ko yung link sa description box kung saan ko to binili. Mura lang compared sa iba. Next is markers. So, yung mga markers, dual tip siya. So, dalawa lang naman yung sikat na brand ng markers. It's either Kure or Copic. It's either Kure or Copic. Pero kami, hanggang Kure lang kami. So, ganito yung Kure. Ayan yung Kure. Kasi yung Copic, sobrang mahal niya. Isang Copic, nasa 200 plus. Yung Kure naman, nasa 100 plus lang. So, isang Copic, dalawang Kure, yung equivalent niya. So, hanggang Kure lang kami. Sobrang mahal ng Copic. Pero pareha silang refillable. May ink kayong mabibili. So, pag wala ng tinta, ayan. Pag wala na palang ink, may mabibili kayong refill na ink. So, ganito yung Kure. Ayan.
dalawang klase yung kure. I mean, ala, nabas, nahulog. So, ayan, itong mga matataba, ayan. Tapos itong mga maninipis. So, pinagkaiba lang niya, mas madami yung ink na laman nito compared dito. And ito, sa Jollies na price to, ito nasa 112, isang kure. And then ito, 106 or 108 pesos. Pero mas prefer ko to kasi sakto lang yung yung laki niya. Dito ito sobrang lalaki eh. Ayan. And ayan, may bago ng ano, may bago ng itsura. Hindi na ganito. May bago na, ganito na itsura niya. Ayan. So, mas bet ko to kasi, ayan, makikita nyo na yung kulay, yung shade niya. Ayan, oh. So, alam mo, nagmabadali kayo. Ayan, hindi na kayo magkakamali sa pupulutin yung markers. Kasi madalas mangyari sa akin yun, nagkakamali ako ng kuha ng markers. Tapos minsan, pag mark ko, yung ano pala, minsan, cool gray na 8. Di sobrang kapal, wala na akong magagawa kasi nailagay ko na, na-render ko na. So, ayan, hindi na kayo malilito sa mga kulay kasi meron na both sides. Kasi dito sa luma, ayan, nasa dulo yung kulay niya. And dito naman sa matataba, ayan, nandito yung kulay niya. Andyan lang siya. So, mas bet ka to. And nga pala, hindi naman required na bumili agad kayo ng markers. Pero depende pa rin yun sa mga profs. Pero hindi nire-required kasi nga, sobrang mahal ng markers. So, bumibili kami minsan pa isa-isa, pa dalawa, pa tatlo, ganyan. Yung iba kong kaklase, bumibili sila ng Touch 5 sa Shopee. Yung mga 80 markers, 80, 70, 60 markers, around 700 patas, 700, 1, 2, ganyan, 800, ganun. Hindi siya refillable, ayun. So, kapag naubos, wala na. Hindi siya refillable, unlike Kure and Copic. So, kung bibili kayo ng Touch 5, meron naman sa Shopee na yung kayo mismo yung pipili ng mga colors. May nakita ko 10 colors na Touch 5, 299 pesos. So, kung gusto nyo, ganun na lang yung bilhin nyo, yung kayo magde-decide ng color compared sa naka-bundle na 80, 70, ganun. So, ayun lang yung ginagamit namin sa rendering. Either color pencil, watercolor, or markers. Yung markers kasi, ano, maganda siya for, halimbawa, nagmamadali ka na, ayan, markers na lang. Kasi yung watercolor, time-consuming siya, so kailangan, madami kayong oras kasi nga layers by layers pag gumagamit ng watercolor at syempre patutuyuin mo pa compared sa kure, ayan, pag nagmamadali ka kasi malapit na yung deadline, ayan. Next is sa ano naman, monochromatic. Sa monochromatic drawing, first year, first sem, monochromatic. Ewan ko lang sa ibang school kung ganun din, depende naman sa prof, pero kami pinabili kami ng watercolor sketch pad, hindi, watercolor pad. Ayun, A3 size, yung binili namin. Yung pinabili pala sa amin. So, malaki siya. So, dun lahat, nakakompile. So, sa monochromatic, isa namin ginamit na for plate ay charcoal. Ayun. Pinag-portrait kami gamit ang charcoal. Ayan, hindi ko alam kung paano ako magpo-portrait dati. Hindi naman kasi ako nagda-drawing. Portrait pa, Diyos ko. So, ayan, pinag-portrait kami. Selfie daw ng nanay namin. Tapos, naka-peace sign. Ayan, pinag-charcoal portrait kami. So, ayan. So, hindi ko mapakita sa inyo yung plate ko kasi nasa dorm, nasa Manila. Chalk! Ayan. Ganito. So, kung mapapansin nyo, kalahati lang siya. Kasi, naghati-hati lang kami. Dalawa, apat kami. Tapos, dalawa yung binili namin. Tapos, hinati lang namin. Ayan. Chok. Pinag-chok kami. Ito. Basta ayan. Nakita mo na naman. Bawal ito, ha? Ayan. So, tigkakalahati kami. Pinagamit sa amin to sa black side ng illustration board. Interior design. Bedroom at or living room yung ginawa ko doon. Tapos using, ito yung pinang-render namin. Ayan. Bawal to. Huwag mo ito gagamitin. Tapos, ayan, na-discover na naman ni Bunaw. Maganda siya pang, pang background color. Bawa, gusto mo yung background color mo. Gradient. Bibi! Or kung anong color. So, ayan. Pero kung gagamitin nyo siya for background color, huwag nyo idadirect na
ikukulay, ikukuskus sa papel directly. Gawin nyo, i-powderize nyo siya. Bawa yung gunting or basta yung sharp edge. Tapos, ganun ninyo. Yung powder lang, ayan, ikalat nyo yung powder sa papel. Tapos, spread nyo using tissue or cotton. Gumamit din kami sa monochromatic ng oil pastel. Pero isang beses lang. Ito rin, isang beses lang namin ginamit ito sa monochromatics. So, ayun, oil pastel. Pinagdala kami ng mga prutas, may mga banana, apple, orange, ganyan. Tapos, pinagdala kami felt paper. Kahit anong kulay ng felt paper. Felt paper, yung may texture. Basta felt paper. Ayun. Then, using oil pastel, ayun. Pinag-still life kami. Still life drawing. Dinawing ko nun apple eh. Apple. Ayan. Pinag-stippling kami. Stippling. Yung tuldok-tuldok lang. Portrait din. Diba? Kalain niyo yun. Nagpa-portrait ako dati. Hindi naman kasi ako... Hindi ako pala drawing. Hindi ako into arts. Ayan. Hindi ako nagda-drawing. So, gulat na gulat sila nung nag-archie ako. Pag nagtanong, anong tinake mo, tin? Archie. Nagda-drawing ka ba? Next time, pag nasa Manila na ako, ipapakita ko sa inyo yung mga plates ko sa monochromatic. Nakakompile pa naman yun kasi nasa sketchpad. So that's it for today's video. And please give it a thumbs up if you like my video and subscribe to my YouTube channel. And if you have any request videos about Arki, drop it in the comment section. Iba na yung boses ko. And ayun lang. See you on my next video. Thanks for watching!